guys, ito po ang inyong Mom Shilay again and again and again. So, magkokomento lang ako dito sa mga tatlong artista ng ABS-CBN na nalungkot at nakapagsalita ng hindi maganda sa ibang tao. Like nito ni Coco Martin, hindi man ako kasing talino ng iba, alam ko at malilaw sa akin na mali at kawalang katarungan ang tanggalan ng hanap buhay ang ilang libong empleyado ng isang kumpanyang naglilingkod sa sambayan ng Pilipino na ilang dekada, sabi ito ni Coco Martin. So, Coco Martin, alam niyo naman siguro kung ano yung kwento, huwag tayo magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Alam nating maraming walang magiging trabaho, pero tama ba na magbulag-bulagan na lang ang gobyerno para mapagbigyan ang libu-libong taong mawawala ng trabaho, di ba? So parang ang niloloko nila tayo, yung mga taong nanonood sa inyo, kung hindi pa ito talagang tinutukan ni Tatay Digong, di ba? Kaya masama man ang loob natin dahil wala nang mga ganito, wala tayong magagawa kasi may nilabag sila eh. Hayaan natin 'to sa mga matataas na tao, diyan sa mga bossing nyo kasi kasalanan nila 'to. Sabi naman ni Angel Oxin, may mensahe si Angel Oxin sa mga taong masaya sa tigil operasyon ng broadcast ng ABS-CBN. Sa lahat na nagmamagaling at nagsasabi na buti nagsara ang ABS, sana masarap ang tulog nyo ngayong gabi at makapagbayad ng bills. Sana rin masarap rin ang mga napamalengke ninyo sa, na ipapakain nyo sa inyong pamilya. Sana walang magkasakit sa kailangan ng gamot at gastusan. Angel Oxin, huwag kang nanunumbat. Yan lang masasabi ko sa'yo, Inday. Huwag ka manunumbat sa taong bayan. Maraming masaya kasi alam nila na may mali ang ABS-CBN. Kaya masaya sila. Dahil namulat yung mga tao sa mga mali. Maraming nalulungkot, oo. Kasi merong hindi sila mapapanood. Pero, mali naman yung gawin yung lokohin ang buong Pilipinas sa pagpapakilala nyo ng ibang kayo. Diba? Ibang ABS-CBN yung nakikita nyo, pero yung mga utang, yung mga kailangan, mga negligence nyo, hindi nyo napapakita. Diba? At syempre, andyan si Vice Ganda. Sabi ni Vice Ganda, si Kulo, ano ba yun? Si Vice Ganda na sino ba yung sinabihan niya na ano, na last December, si Vice Ganda, si Brother Coloboy, ang sabi niya, that time, yung pinagtawanan niya na, sige nga, pahintuin mo nga ang ano, Cardo, si, yung palabas ni Cardo, di ba? So, parang ang lumabas dito, ang lakas ni Kuboloy ba yun? Kuboloy sa kay Lord. Napakalakas niya kay Lord. Alam niyo kung bakit? Imagine, sa kakadasal niya kay Lord, ito pa yung sinabi niya last December. Kaya, huwag tayong magsusumpa sa madlang people kasi baka bumalik o yon. So ano nagiging sa masasabi ni Coloboy sa inyo, karma, 'di ba? Sabi niya noon, ayon kay Vice, sinahamon kita Coloboy, ipahinto mo nga ang probinsyano, napahinto mo pala ang lindol eh. Napakayabang niyo pala eh. Ganun yung sabi niya. Ikaw mamili ka, sabi naman ni Coloboy. Kailan mo ba gusto ma-stop? Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan? Ikaw, pili ka, baka sa apat na buwan, di lang yung probinsyano ang ma-stop. Baka pati yung network istorya niya. Oh, knock on wood, talagang nangyari, di ba?
So, parang napahiya pa dito si Vice Ganda. So, paano ba 'yan? Anong nangyari na? O, 'di ba? Sana 'yun. Hindi lahat dapat nadadaan sa joke. Kasi yung joke na 'yon nagiging totoo. Katulad niyan. Baka joke din ko Lobo 'yun. Tapos kayo bigla naging totoo kasi mas malapit siya kay God. Mas malapit siya kay Lord. Ayan, natuloy-tuloy. 'Di ba? Marami tuloy na wala ng trabaho. Kaya minsan yung mga joke natin dapat isasaayos natin. Baka mamaya buong ABS-CBN si Vice Ganda pa yung sisihin dahil sinabi niya yun kay Kuloboy, di ba? So, yun lang. Kung dapat lang na itama siguro yung mali, baka lumambot yung puso ni Tatay Digong, ni ang NTC, mapirmahan ulit kayo, di ba? Maraming mawawalan trabaho. Oh. Pero parang niloloko niyo pa rin kami. Si ABS parang niloloko pa rin kita. Kasi may CNN pa sila, di ba? Yung mga channel na yon. CNN, tapos yung iba, Channel 23, kanila yon, di ba? So, may iba pang channel at may iba pa silang franchise na naka-open pa. So, paano na? Ganun pa rin. Pwede naman pala ilipat yung mga talent nyo, yung mga tao nyo sa iba eh. Bakit pa kayo nagagalit? Anong problema nyo? Oh my gosh. O nga no, naisip ko lang, ang sabi ng TV Patrol kagabi, patuloy pa rin kayong papanood kay CNN, yung mga bla bla bla, marami siyang sinabing network pa eh. Ibig sabihin, hindi pa kayo mamamatay, hindi pa kayo maghihirap kasi marami pa kayong iba, 'di ba? Marami pa kayong ibang pagkakakitaan. So, wala naman sigurong kasalanan dito ang presidente, ang senatorials, siguro tanging ngayon lang kayo umaksyon. Mali nyo, kasi ngayon lang kayo umaksyon dahil sasara na talaga kayo. Alam niyo yung tayo mga Pilipino, ganun tayo eh. Kung kailan yung last minute na saka tayo mamimiga, 'di ba? Yan, last minute na. Kung dati pa nilambing yung si presidente, sana okay, 'di ba? Naalala ko yung napanood ko si Vice Ganda in interview niya si presidente na mayor pa dati. So, marami naman siguro na magandang ginawa sa inyo, para sa inyo. At saka, ang haba ng panahon, 4 years na nakaupo si Tatay Digong, dapat matras-atras na kayo, nagpabida na kayo sa kanya dahil alam nyo naman na galit siya sa inyo. Ngayon yung sinasabi na gumanti na siya, di ba? Gumanti na siya sa mga ginawa nyo. So, totoo nga na karma is real at saka may tamang panahon para gumante sa isang bag sa ginawa sa iyo. Ayan, napulbusan tuloy kayo ng mura, napulbusan kayo ng kung ano-anong sinasabi at nalaman ng sambayan ng Pilipino kung ano talaga ang meron sa network na 'yan, 'di ba? So, yung iba, maraming nagagalit kay marami rin naman nagagalit kasi hindi sila pabor na mawala ang ABS, pero kung tama yung pamamalita natin, wala naman. So, yung mga artist, lalo na yung mga artista na magaganda ang image sa mga tao, wag na po kayong kumibo. Gumawa na lang po kayo na maganda. Pwede naman kayong lumipat na ibang network habang hindi pa sila nag-ooperate. So, wala tayong magagawa hanggang ganun na lang. Yun, wala eh. Talagang ganun na lang. Kasi pag pinagbigyan kayo, ang iniisip siguro ni tatay, pag pinagbigyan kayo, ay lalaki yung utak, isip nito. Lalaki yung ulo nila. So, kaya kahit pandemic, pag sinabi niyan, sarado ngayon, sarado ngayon. Huwag na kayo maghimutok. Maghimutok kayo, hayaan niyo na po yung malalaking tao na maghimutok. Kayong mga talent ng ABS, talagang maghintay na lang kayo. Parang ano yung COVID, para kayo naka-quarantine pa rin, di ba? Para kayo naka-quarantine. So, habang naka-quarantine kayo, habang pinaparusahan kayo ng ating tatay, ibigay lang natin yung lambing sa kanya, tsaka sa NTC. Kasi, siguro naman, pinaglaban na rin niya ng mga kakampi niyo sa kamera, di ba?
sa Senate meeting, sa mga ganyan, kaso lang wala na sila nagawa kasi the decision is real. At saka hindi naman yan madidesisyonan kung si Tatay Digong lang yan. At lahat yan sigurado may base kung bakit kayo napasara. Diba? Huwag natin gawing bulag-bulaga yung sarili natin. Hindi siya magagalit ng ganyan kung wala kayong ginagawa. So, masasabi ko lang, kaya yung iba dyan na gumagawa ng kakakarmahan nila, magtigil na kayo dahil karma is real. Yan, ABS-CBN ang pinaka malaking sample na karma is real. Yung talagang on the time, darating yung araw na kakarmahin ka. Ganun ka. Ano, may mga good karma, bad karma. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ibabalik yun sa'yo nang doble pa, nang masakit pa. Doble talaga. Ang ginawa ni Jim, ni ABS sa kanya, kay Tatay Digong ganito. Pero ibinalik niya ng bongga. Yun nga lang, merong mga walang alam na naapektuhan. Diba? Katulad ng mga janitors, mga tagalinis, mga cameraman, mga na behind the scene, 'di ba? Yung mga walang kaalam-alam kung ano talaga, kung magkano yung mga kinikita ng buong ABS-CBN. So, 'yun lang guys, yung reaction ko for ano, for this day. Maraming salamat po sa mga hindi pa nag-subscribe. Please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayong updated sa aking mga video. Bye-bye.